Oh, ayun. Good morning mga ka-adventure. Ngayon pala, ituturo ko muna sa inyo kung paano ako gumagawa ng true wire gamit yung DIY na aking bender na ginawa. Bali, explain ko muna sa inyo yung kung paano ko ginawa to. Bali, ito, ano lang to, 5/8 na bolt, yung nut nya, tapos nilagyan ng handle para sa pivot, tapos winelding siya dyan. Ito, M4 o M3 na bolt. Tapos medyo naka-usli siya ng konti. Kasi, para ito bumunga. Yan. Tapos ito, 0.18. Kasi yun yung gusto kong diameter para sa aking true wire. Na ganito. Yan, yung inside niya, 0.18 inches yan. Tapos ito, 0.03. Yan. Ito, stopper lang yan. Bali, dalawa kabilaan yung ginawa ko. Para pag naputol naman yung isa, pwede na. I-ano nyo lang yan. Force fit lang yan. I-drill nyo ng mas maliit. Yun. Tapos i-pasak nyo yan. Okay na yan. Kahit mga 1/2 inch lang yung nakabaon. So, tuturuan ko kayo ngayon kung paano mag-bend gamit ito. Bali, i-shoot ko muna siya dyan. Yung aking ginagamit na wire, gauge 20 pala to. Na stainless. Tapos may marking na din ako dito sa aking handle kung saan paano siya kahaba. Tapos dyan muna siya. Then bend mo. Yan. Parang bilog na bilog, di ba? Yung pagkakaano. Tapos lagay mo naman siya dyan. Ganun uli. Kabila. Tapos bend mo siya dun sa stopper niya. Yan. Tapos babalik ta rin. Dyan. Tapos bend ulit. Yun. Okay na siya. Eh, maganda yung pagkakabilog niya. Hindi kantuhan. Tapos ayusin mo lang para mapag-flat ng konti. Yun. Yan siya. Hindi mo naman kailangan ng magpasobra dito ng napakahaba. Kasi pag natakpan ng ano yan, ng led yan, hindi naman bubuksan yan kahit anong pa gawin ng isda dyan. Iba na lang kung may daladalang pliers yung isda. So ngayon naman, ngayon susukatin ko siya dito sa aking molde. Markingan ko dito sa dulo. Pinakadulo ng slot na isa. Tapos, yung marking niya, nakalocate yan dito sa pagitan. Tatapat ko siya sa pagitan nitong thread ng bolt sa kanang nut. Pag binend mo siya, nasa gitna na siya, nasa gitna pa rin siya, diba? And then, pag nilagyan mo ng ganto, uusog yan, pupunta doon. Pag binaliktad mo ganito, pabalik din naman yun. Ayan. Diba? Nagigit na siya, pero okay na yun. Sakto lang na. Tapos press mo ng konti. Yung sobra, putol. And then, okay na siya. Fit na siya dyan. Pero pag medyo paling, ganito, paling siya. Kasi depende sa pag, ano mo yan, pag bend mo, kung tama yung position mo. Kuha ka lang ng, yan, dalawang pliers. Tapos, piritin mo siya. Tingnan mo kung pantay na, sobra. Antay ka din. Yan, sakto na siya. Shoot na siya dito sa slot niya. Saka dun, sa slot na yun. Tapos uniform pa yung pagkaka bilog niya. Pantay-pantay siya. Kaya pag naglalagay ako dito sa aking molde, yan, pare-pareho siya. Para pag tinakpan ko nung isang ano, isang side niya, magpa-flat siya. Wala siyang flashing, walang nakaangat o nakalubog. So sana nagustuhan nyo yung ating DIY na bender. Ayan. Ito kasi diba, may circle pliers naman tayong ginagamit. Ayan. Ito, ang tagal ko nang ginagamit to, pero hindi ako makakuha ng pare-parehong sukat
gawa ng minsan nandito, nandiyan, di medyo malaki yung iba maliit. Hindi mo naman kahit markingan mo yan dyan, pag ipit mo tapos tunest mo, dudulas yan eh. Eh hindi tayo magaling sa ganitong ano, ganitong circle pliers ano to. Kaya gumawa na lang ako ng DIY na ganito. So mostly kasi ginagawa to, ginagamit to yung malalaking piping tube na ginagawa ko noon. Pero malaking ganito. Ito naman, miniature. So ayun, nagagamit ko siya ngayon dito sa aking DIY door making na bender. So ayun, sana nagustuhan nyo. Sana may natutunan tayo. Pagpapano, yung iba malulupit na sa mga ganito, iba-iba yung mga ano nila eh, iba-iba yung mga design nila. Pero ito, design ko, napaka-simple. Yan. Kasi ayoko na nang gumawa ng may ruler o whatsoever na ilalagay-lagay pa dyan. Pwede naman yung thread. Tapos yung kagandahan pa kasi ng thread, pag pinihit mo, pababa yung hatak niya, binabatak niya pababa yung wire. Eh, hindi siya umaangat, hindi tumitipwas. Tapos may stopper ka na bolt. So, itong ulo na ito. Yan. Siya yung naman yung nag-stop sa kanya para hindi tumipwas pataas o tumipwas pababa. Yan, ito. Ito siya. Sana nagustuhan nyo yung ano natin, tutorial natin ngayon ng DIY bender. Yan, para sa ating mga lure. Yan, pwede din ito pang halimbawa gumagawa ka ng mga ano, yung spinner, spoon na gumagamit ng mga wire na ganito. Pwede siyang pambilog. Tapos pag clean up ko na lang dito itong one side na yan, pwede magpulukot yan doon. Tapos shoot ka ng mga ano dito, spinner. Yan, shoot mo. Tapos i-bend volley doon. Tapos ito naman side na to, ipulukot mo naman doon. Yung mga spinner na ginagawa naman, nagamit ko din ito sa spinner. Ayan. Yun. Sana nagustuhan nyo kung paano gumawa nila. Gawa na lang kayo ng ganito din. Oh. Hanap lang kayo kahit anong bolt na gusto nyo na pwedeng masalpakan sa ibabaw ng ganyan. So, ayan. Thank you. Sana nagustuhan nyo. Please subscribe, like, and share. Hit the notification bell para kung may DIY tayong bago, nanonotify kayo. Salamat sa panonood. Thank you and God bless and pipelines palagi. And,